Hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Narinig niyo po ba yung aking binasang mabuting balita sa araw na ito? May pinagkadiin-diinan ako doon. No? Na minsan talagang kailangan mapaalalahanan tayo dahil nagiging normal na lang sa paligid yung ating po mga kamalian na parang lagi natin sinasabi dahil marami naman ang gumagawa, okay na lang yan. Okay na yan. Sa panahon ng Kwaresma, ang isang pinagkakadiinan na pag-uugali na dapat nating ituwid o itama, lalo tigit ikaw ay isang deboto, nagdidebosyon sa Poong Nazareno, ay yung pagkakaroon natin ng pagtitimpi. Sabihin nyo nga po, pagtitimpi. Sa Ingles, pwede itong self-discipline o kaya naman marunong ka ng self-control. Nakakapagtimpi ka. Nakukontrol mo yung damdamin mo, yung bugso ng damdamin. Hindi ka nagpapadalos-dalos. Isa yan sa panawagan sa atin, no, sa panahon ng Kwaresma, magkaroon ng pagtitimpi. Pagtitimpi sa ginagawa, pagtitimpi sa mga iniisip, lalo tigit sa pagtitimpi sa pagsasalita. Yan. Sabi sa unang pagbasa, na sa aklat ni Propeta Ezekiel, ang paalala po doon, kapag ang masamang tao ha, tumalikod sa kanyang kasalanan, nagsisi, humingi ng tawad, mabubuhay siya. Ibig sabihin, makakarating siya ng langit. Kasi yun ang goal natin ha. Hindi lang yung pagdidebosyon, hindi lang dito. Ang goal natin sa pamamagitan ng pagdidebosyon, makarating tayo sa langit. So hindi lang tayo hihingi lang ng himala sa Poong Nazareno, kundi
mabago din ang ating mga pag-uugali, lalo tigit yung mga hindi magaganda. So, ang isang masamang tao, kapag nagbago, mabubuhay siya. Pero, kapag ang mabuting tao nagpakasama, mamamatay siya. Ibig sabihin, hindi siya makakarating sa langit. So baka, no? Kailangan natin matiyak kasi yung ilang taon ba natin na pagpunta sa Quiapo, yung ilang taon ba natin na binuo na maglingkod, maging lingkod ng Quiapo, tayo ba mas nagiging mabuting tao o tayo ay napapasama? Kung kailan tayo nagdebosyon, kung kailan tayo nagtagal sa simbahan, doon naman tayo nagiging masama ang ugali, nagiging mapanghusga. Mawawala ng saysay ang atin pong ginagawa tuwing Biyernes. Marahil ngayon, marami na naman po ang nagpapantig ang tenga. Kasi may narinig na naman na ipinahayag na minsan, no, talagang kulang sa pag-intindi. Narinig nyo, narinig natin sa Ebanghelyo, huwag kang papatay. Ayan, pag naririnig kasi ng ibang tao yan, no? Naku, yan na naman, nangingialam na naman ang simbahan. E si Jesus ang may sabi, huwag kang papatay. Bago nga umabot sa patayan, sinasabi pa lang, yung damdamin pa lang, kaya nga sabi ko kanina, magkaroon ng pagtitimpi. Kasi bago pumatay, ano ba nararamdaman? Galit. Yung pagkapuot. Sa salita pa lang. Tandaan niyo po, ha? Sabi ni Jesus, bago pa umabot sa pagpatay, ang humamak, ha? Ang humamak sa kanyang kapatid, mapapasaapoy ng impyerno. Pag sinabi, paano ba pag hinahamak? Naranasan yung hamakin. Alam mo ba yung hamakin? Hamakin yung pagkatao mo. Yung hindi na tao ang tingin sa iyo. Tau-tauhan. Yung ang tingin sa iyo, wala lang. Kaya anytime, pwede kang patayin. Anytime, pwede kang ibenta. Anytime, pwede kang hindi tao ang tingin sa iyo. Bagay ang tingin sa iyo. Ganon ang paghahamak. Pwede rin, no? Sabi nga sa karugtong nun, ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka! Sinabi ba ng pari yun? Nasa Biblia. Pinapansin ba natin? Eh ngayon, ang dami sa social media, murahan ng murahan. Pangahamak yun. Di ba yung sabihin mo nga na ang bobo niyan, ang bobo. Hahaluan pa ng mura, kahit nga pare, minumura na eh. Kasi ang sabi, nangingialam eh. Eh sinabi naman sa Biblia, huwag kang papatay. At ang sinasabi lang natin, huwag mo suportahan yung mamamatay tao. Wala naman sinasabing pangalan. Uy, si Father, nanguhusga. Kasi nasasaktan. Nagre-react. Kasi pakiramdam, yung kanyang ini-endorso, yung kanyang sinusuportahan, pakiramdam, no, pakiramdam niya, siya yung sinasabihan na magnanakaw o mamamatay tao. Kaya, bubwelta. Bobo naman ng mga yan eh. Malulutong pangmura ang kasunod. So,
Kala niyo wala lang? Seryosong bagay yan. Kung napakinggan mo ng mabuti ang ating ebanghelyo, may kahantungan tayo kapag ipinagpatuloy natin ang panghahamak sa ating kapwa. Hindi po pwedeng biba-biba Nazareno pag Biyernes, pero kapag tapos ng Biyernes, todo suporta naman tayo sa mga lumalabag sa mga tuntunin ng Diyos. Kaya maganda po mapagnilayan natin ang ating mga sarili. Natutulungan ka ba ng iyong pagdedebosyon maging mabuting tao sa ating kapwa? O baka hindi natin napapansin, masyado na tayong self-righteous. Minsan po, napapaisip din ako, no? Kapag nagkakaproblema kayo sa inyong relasyon bilang mag-asawa, Father, tulungan niyo naman ako. Tulungan niyo naman kami. Kapag nagkakasakit kayo, Father, puntahan mo naman kami. Puntahan mo naman siya. Pahiran mo ng langis. Pakomunyonin mo. Father, wala kaming bigas. Lahat ng problema niyo, idudulog ninyo sa pari. Pero pagdating ng paggagabay sa politika, Father, huwag kang makailam. Ba't ganun? Ang tingin niyo lagi nangingialam, bakit ganun? E kapag wala kayong ospital na matakbuhan, dahil yung mga inaasahan ninyo na magpapatayo ng mga ospital, libreng paggamutan, hindi ginawa, tatakbo kayo. Saan? Sa Diyos. E pag pinaalalahanan naman kayo, huwag niyo iboto yung magnanakaw. Huwag niyo iboto yung pumapatay. Huwag kang makailang. E sino ba nagsabi? E di idiretso nyo na sa Nazareno, huwag kang makailam. Pero ang dami niyong inihingi. Ngayon, ang dami niyong inihingi sa kanya. E sinabi lang nga, huwag ka nang magalit. Huwag kang magtanim ng galit. Makipag-ayos ka na habang may panahon pa. Wala na. Naglalagay na tayo ng harang. Mismong Nazareno na ang nagsasalita. Ay, buhay. Ano, paano magiging maayos ang ating relasyon kung lagi tayong may pinipili lang na gusto nating pakinggan at gusto nating sundin? Muli, ngayong araw na ito, pinaalalahanan tayo ng Poong Jesus sa Nazareno na magkaroon ng pagtitimpi dahil pag hindi natin pinigilan ang bugso ng damdamin, magdudulot ito ng kapahamakan sa atin. Bago pa humantong sa pagpatay, ayusin na natin ang anumang mga gusot, anumang mga hidwaan o galit natin sa isa't isa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway-away. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating pong itutugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayain mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan
Naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan, manalangin tayo. Ama, biyayain mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa ng mga tao, manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Hatinawang iwasan ang paghihiganti, karasan, at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya, o pananampalataya, manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso, manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo, alakati na may anay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at puti ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong antas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, ng mga hukbo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Bilagpala
sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami ang aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Amen. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at kusay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kawaan niyo po ka.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. At ating dasalin ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, sa butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitig ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang wagas sa pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, sa butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. At sumain niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuno ka namin, aral mo ang daming buhay at kaligtasan.
Strong.